Pagkakunta ulit na ito. Oh, wala na. Wala siya po na. Wala siya po na. So, one. Salam sa inyo, amazing. Okay. Ah, mga ating mga kaibigan dito sa Refill. Ano pangalan na idol? Ah, si Lore. Bigyan ko kayo ng update, mayroon ng konti. Concentrate lang tayo on the road. Okay. Ah, mga ating mga kaibigan dito sa Refill. Ano pangalan na idol? Ah, si Lorenz si Franz, ano? Thank you sa inyo ha. Kapag okay, thank you. Sige. Thank you. Thank you ha, Lorenz. Sige. So ayan guys, nag-gasolina lang tayo doon sa bagong bukas na gasoline station dito. Ang laki ng mura kasi. So, what's up guys? Magandang tanghali sa inyo. Eto na naman tayo. We're back on the road. Actually, dito ako ngayon sa may Carmona area. Going to Cavite. Kasi dito yung training ng family bonding ng ID helmet. So, kailangan natin umaten. Kasi as a top talent, kailangan natin mahalin yung ating sariling produkto na binigyan na pinagkatiwalaan naman tayo para maging endorser ng kanilang mga produkto. So in return ay kailangan natin umaten sa mga ganitong patawag para at least naman ay makabawi din naman sa atin yung ID helmet, no? At bukod sa pag-endorse, syempre ang gamit natin na helmet ngayon ay ang ID helmet. At would like to thanks the opportunity din sa mga sponsor natin sa Lakam Trading, sa 01 Moto, sa 01 BZ, sa B-Lane na 5 kay Boss Art, no? So ito yung mga tao na tumutulong sa atin. And of course sa Club Moto, sa ating jersey na ginagamit ngayon. So marami tayong mga kaibigan na tumutulong at mga sponsors na tumutulong sa ating mga lakbayin sa araw-araw sa pagbablog na ito. And actually ngayon singkat ng init, no? Sobrang init talaga sa around mga 12 o'clock. Sobrang init dito sa lugar na to. And alam ko malapit na naman ako dun sa location na pupuntahan ko. Kasi sabi sa akin malapit lang naman sa Secret Shop yan. So madali nating mapuntahan sapagkat ang Secret Shop naman napuntahan na natin sa may Bulihan. So malapit lang daw doon yung location ng ating magiging venue for this event, ano. At maraming salamat nga pala sa mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa atin, sa laging nakanood at laging nakikinig ng ating mga vlog sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. So malapit na po ang Semana Santa. Ilang araw na lang at Semana Santa na. So siguro mapapatigil ako mag-vlog ng mga ilang araw kasi may mga ilan na akong lugar na pupuntahan din or magpapahinga din naman tayo. Pero hangga't kakayanin natin, buhay na natin kasi itong paghawak ng manibela at pagsasalita sa helmet na may mikropono. Sapagkat napakasaya, stress reliever to sa atin. At do-document natin yung mga ating napupuntahan. So doon sa mga nanonood po sa atin sa ibang bansa, hello, salamat sa inyo na patuloy na panunood sa akin. At dito sa Pilipinas, maraming salamat din sa inyo. Ang Kapanalig Motor Rider ay palagi pong nandyan para mag-update ng mga gagawin niya at mapanood din naman ninyo yung mga lugar na napupuntahan natin, mga activities na ginagawa natin at kasusunod yung mga review ng mga motor na gagawin natin. So marami po tayong plano mga kapanalig.
So andito na po ako sa bayan ng Carmona. Alam ko a portion of Carmona, Cavite ito. Madaming sasakyan dito. Ngayon labasan daw ng truck. Eto na nga, labasan na nga ng truck, mga kapalalig. Bigyan ko kayo ng update, may ng konti. Concentrate lang tayo on the road. So yan mga kapalalig, dito na ako sa bayan ng GMA, GMA Cavite. Sobrang init, grabe. Gawa nga ng it's so hot narito. Ah yun, may traffic enforcer pala. Kaya ganun. So malapit na tayo sa venue. Ang venue nito ay isang resort dito sa GMA, no? Maganda raw yung resort eh. Tingnan natin. So narito na yung mga una, ang mga kasama natin. Hindi lang tayo nakaalis, no? Kasi may mga inaayos pa rin tayo. Hindi agad natin na puntahan ka agad. So ito pa lang daan na to, diretso ng Das Marinas, Naik, Cavite, no? O ito na. So guys, ito na siguro. Itong kantong to, kakaliwa, left. Okay, dito na yung daan. So from here, saglit lang ah. Parang dito lang sa may gilid na yun makikita na natin. Yun lang, traffic. Dami ng road reblocking sa area na to. And kahit nung pumunta kami sa Baguio at Benguet, no, panay road reblocking pa rin yung napuntahan natin doon, no. So panay maraming ginagawa ngayon. Eto na mga kapalalig, siguro eto na yun. Ayan, no, ginagawa lahat eh. So eto na yun. According kay Google, ay eto na ba yon? Sa kabila pa yata. Eto, kakaliwa dito. Kakaliwa. Ayan o. Ah, dito na sila. Ay, grabe ang init. So, eto na yon. At ito na yung iba. Pempem Moto. Station. Ay, ang diskarte na ito yung mga sa 7-Eleven tapos hindi lang malang sa gilid. Kukuha ng karton at ganun. Atin dito. Tapos, kanina yung ha-disk ko na sa ano, wala kayo yung katawan eh. Kailangan ba nakataas yung dalawang ulo? Depende sa iyo. As on. In 5, 4, 3, 2, 2. Tsupa lang. Wala pa. Disyote na kikita. Marshall. Pagis natin ha, Agus. Marshall Brian. Alright. Buhatin nyo. Kamay sa kapaan. Yung may galit ha, may halong galit ha. Gusto ko yung sa sobra sa swimming pool ha. O, oh, game. Bakit na wala naman ganyan ha. Malaki kasi yung mga katawa yun. O, 1, 2, 3, go! Yung may galit? 1, 2, Pag ako taon nyo na to? Okay sir, basta wala na. Oh, wala na, wala cellphone na, wala cellphone na. Oh, 1. Sabi sa inyo, may isip to. 2. 3. Sige ba isa? Sige, agad na ba? Ah, sige mo na. Sige mo na, oh, yan. Oh, kapit. Gay, dapat nag-two-piece ka na eh. Ulitin ko to. Uulitin ko tong social media na to. Dil-
nilango yung post ko kahapon, kukulitin ko to, dapat bukas gumana to. Kahit anong mangyari, gagana to. Yun, ganun. Okay guys, tatapos lang natin dito sa group together namin ng ID Helmet Talent at nagkaroon ng mga production dito or product presentation at the same time sharing na rin ng mga vloggers, no, regarding dun sa kanilang mga experience sa pagbablog. So dito ako ngayon at kasama sila para discussin yung mga bagay na yun. So uwi na rin tayo at hindi na rin natin kakayanin bukas, no. So we decided na alis na rin tayo dito sa area, mga kapanalig. So maghanap lang tayo ng magandang daan kung ano. Tapos ko lang doon sa aming parang ko na rin yun eh, brainstorming at the same time may get together na rin ng mga talent, sharing of ideas and different style of vlogging. Yung mga technical side diniscuss na rin, kaya nakakatuwa. At malaki ang naitulong sa atin nung inattend natin na workshop na yan ng ID Helmet. So thank you sa Secret Shop, kay Boss Alex, sa pagbibigay ng opportunity sa atin na makasama doon, ano, sa talent ng ID Helmet. So ayos naman. And special thanks din dun sa Iliana Resort. So libre yun. At ang plan natin nun ay bigyan tayo ng bigyan natin ng exposure rather yung event, no. Shit, what traffic ngayon dito? Yun lang. Traffic pa? Eh gabi na? Makakalis na ito. So yun guys, talagang napakaganda anong pagkaka-attend natin na yun. Medyo gabi na nga lang, 2 days kasi yun, pero hindi naman natin kailangang i-maximize lahat. So ang ginawa natin ay uuwi na tayo. At ang pinakamahalagang parte doon eh, yung sharing eh. Kasi nag group sharing tayo ng kanilang mga experience about vlogging. And nagbigay rin ng mga different perspective na mga dinidiscuss nila regarding sa YouTube, Facebook at sa ibang platform. So napakalaking tulong sa atin, mga kapanalig, yung ginawa ng ID Helmet na yon, para lalong maboost yung confidence natin sa pagbablog. Sabi nga, hindi ka naman mabubuhay na ikaw lang mag-isa. And you need the help pa rin ng iba. So napakalaking bagay na yung mga kasamahan natin doon eh nagbigay at nagbigay sa atin ng mga idea at magagandang alam mo yun, karanasan nila. Kasi mas marami doon ang mas matagal na nagpa-vlog at alam na nila yung kalakaran talaga sa mga platform. Eh tayo naman, nababago pa lang, eh syempre nakikisama rin kung anong dapat gawin. So nakakatuwa na nakasama tayo sa ID Helmet. Hindi tayo nagkamali na pagsama sa kanilang alam mo yun, samahan o sa pagiging talent natin ng ID Helmet. So pinilit natin umuwi at doon na tumulog sa atin kasi malapit lang naman yung event. And then tomorrow I need to cope up pa rin doon sa mga dapat gawin kasi magmamahal na araw na. Dadaan yung Sabado, yung next week is mahal na araw na. So ako naman eh gusto kong maayos lahat kasi may marami pa rin tayong mga iintindihing mga bagay, no, na gusto nating makamit sa buhay. Sino ba namang hindi? Siyempre lahat eh gusto natin na maging maayos ang ating buhay. So hopefully dito sa vlogging na nating napilasok eh makapag alam mo yun, makapag-inspire pa rin tayo ng mga tao na nagba-vlog din. At the same time ay matulungan din tayo sa ibang mga bagay sa vlogging natin, mga kapanalig. So ito, binabagtas ko na ito papunta ng Carmona.
Yung nga lamang, problema dito, kasabay na natin ang mga truck, sigsag pa. So, hirap to. Kaya, labasan na ng truck pala. So, iingat din tayo sa pagmamaneho kasi medyo delikado rin itong ganito, no? Ang lalaki kasi ng truck na ito! Grabe! So, sa mga laging nakaabang, at patuloy na nagsusubscribe sa Kapalhalig Motor Rider, hindi ko alam kung paano kayo mapapasalamatan kasi kayo nagbibigay sa akin ng lakas na loob upang harapin ang lahat ng obstacle sa napili kong profession na ito ngayon. Napaka saya na nakakapag-inspire tayo ng mga tao sa pamamagitan ng pagbablog natin, ano, mga kapanalig. So sana magpatuloy ito, bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng katawan na lagi tayo makapag-vlog at makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kasamahan na maging maayos yung pagbablog natin. So eto, siguro mga ilang minuto na lang, makakalabas na kami dito sa area na to. Bigyan ko yung update. So eto mga kapanalig, palabas na tayo ng bayan ng Carmona. Kasi dito tayo lumabas sa area na to, sa may Carmona exit. So doon ulit tayo dadaan kasi wala na naman traffic, medyo gabi na. Pero ang dami ng truck, ha? Sobra. So ang dami ng truck. Ang dami natin nakasabay na truck, mga kapanalig. Ayan. So binaba ako ng konti yung ilaw, pero itataas ko ulit, masyadong sabog yung ilaw natin pagka ganito mga ere yung pinupuntahan. So kailangan nating ibaba lang siguro ulit, o itaas pa natin kasi medyo parang sobrang baba naman nung ating napansin. So eto na, Manila, Calamba, kailangan natin mag left ulit. So yun lang, traffic ulit. So approximately mga isang oras, nasa bahay na ulit tayo mga kapanalig. At makakapamahinga tayo. Hindi kasi ako sanay matulog sa mga ganun. Mas gusto ko pa rin yung umuwi sa bahay at doon nagpapahinga. Kasi pagka sa iba parang ang hirap matulog eh. Kaya sabi ko, uwi na lang ako. At kung may time bukas, kasi hanggang bukas doon ang tanghali, kung hindi naman natin kakayanin, edi bukas na lang sila at tayo naman ay eto na, going to Manila, turn right, Calamba straight ahead. Eto na, yung pamay nila ay kakanan. Tayo naman ay diretso lang mga kapanalig. Nakakalito dito sa may Calamba, no? Itong area na to. Kasi tumawid tayo, tapos tumawid uli, at tapos yun tatawid uli mga kapanalig. Ganun nalaga yung way dito. Kaya nakakalito, no? Dito sa may Carmona area na to, ganito dito eh. Laging nakakalito pag halulusot ka. Kaya mahirap din. So ayun, pinauna na natin si Corning General kasi nga sabi ko magbablog pa tayo para at least naman hindi naman tayo nagmamadali. Parang gusto kong dumaan pa ng Caltex, no? Tingin, try natin dumaan ng Caltex din. Nandito na rin naman tayo para at least makapag-relax din doon sa may Caltex area mga kapanalig. So guys, dadaan muna ako ng Caltex sa kaunting oras. Silip lang tayo sa mga tropa. Bilis ni Corny, ha? Ito pa naman yung ayaw ko pagkagabi, yung ganito. Bakit ba paggabi medyo mahina tayong mag-drive? Ayaw ko kasi nung bigla-bigla. Dami pa rin na sasakyan, no? Dito sa South Luzon Expressway sa ganitong oras.
Ang dami pa rin nilang umiikot o namamasyal. Saan ba sila galing? Bakit ang dami pa rin mga sasakyan dito? Kaya napakalaking bagay din ang alam mo yon, may vlogging equipment ka. Kasi pagka ganito, lalo na ganitong gabi na, mamomonitor mo kung ano, yung mga ginagawa nila. Gano ba kabilis yung takbo mo? Gano, ano ba yung mga problema na nasa sa akin sa daan? So gusto ko lang naman dumaan ng konting oras doon sa Caltex Toda. Para naman na may mga tropa rin naman tayo doon, mga kapanalig. Eh, gusto rin naman nating mabisita yung mga tropa. So eto, pasok lang tayo dito muna, madali. Parang mag-call lang ako dito para papacheck lang, and then right after ay uwi na rin naman tayo, mga kapanalig. Madami pa ba kayang tao dito ngayong nakatigil sa ating mga tambayan dito? Tingnan natin, mga kapanalig, kung meron pa. Kung meron pa ba nakatambay dito sa Caltex, no? At pahinga lang tayo ng konti. Ayan, no? Dami pa rin nakakon dito. Nakatibay. Wala rin eh. Wala nakapark dito. So wala. So wala nakapark. Mga panalig. Walang nakatambay doon. Siguro... wala yun, puno yung Caltex Toda, wala. So siguro mag-engage na rin lang ako para umuwi. Ayan o, wala rin naman eh. So uwi na rin lang ako siguro. Wala na rin yung tropa dito eh. So I need na magpahinga na rin. So ayan guys, kung wala yung mga tropa, uuwi na rin naman tayo. And hopefully makarating tayo ng ligtas sa ating bahay. Yun naman ang goal natin, eh makarating ng ligtas sa ating mga tahanan. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Kapanalig Motor Rider. I would like to thanks the 01 Moto, the 01 BC, the V-Lane, the Rakam Trading, the Moto Club sa ating mga sponsor, at syempre sa sponsor natin na ID Helmet. Kasama natin yung mga naglaro ng basketball. Talo naman eh, akala may kagagaling. Ayan o. So shout out sa inyo lahat. Kung ano, para kasama kayo. Sige lang. Mauna ako, idol ha. Engineer, pag kami magpapakot, tatawag ka kita ha. Oh, sige. Sige, sige, thank you. Medyo gabi na lang. Baka ako hinahanap na. Pero akala hindi ako uuwi eh. Tuloy na ako, thank you. So yun guys, makita natin yung mga kaibigan natin doon, no? At totoo sila sa motor. So ito, dito na ako sa teritoryo natin, ang bayan ng Ibaan. At ito yung bayan na minamahal ko. At least pinatubayan tayo ng Panginoong Heso Kristo na makauwi tayo ng malugod at matiwasay dito sa ating lugar. At thank you din sa mga nakasama ko ngayong araw na to. Medyo it's late evening na rin. At siguro dito ko na tatapusin ang aking vlog na ito. So maraming salamat and thank you for supporting Kapanalig Motor Rider.